cooler. So ito yun, DIY lang to. Bali, ginamit ko is yung anchor bolt kung tawagin, no? Ito yun. Bali, ito sa 6301 to. Pang 6301. No? Kasi maliit, maliit lang kasi yung butas dito. So, ayun. Bali, tinapas ko ng grinder. Or grind ko para magkasa siya dito sa... Tapos ito naman is para sa 6302 na puller. So ito yun. So bali ang size dito is 3/8. Tapos ito naman is 5/16. Ayan. 5/16. Bali tabasan nyo lang ng konti para mag-fit siya dun sa 6301 na bearing. So alam nyo naman kung ano yung concept ng anchor bolt, no? Bali, pagpasok nito sa butas, mag-i-expand to. Ito, mag-i-expand to, tapos maglalock, no? So sa pag-expand, maggamit lang kayo ng 14, 15 na ata to eh. 15 na open range, no? Tapos yun. So ang concept nito guys, may nabili lang ako na ganito, parang paata to sa ano, sa tent. So ayun, may nabili ako, binutasan ko dito sa gitna, tapos yun. Bali ito, nagkasya lamang to sa ano, bali saktong-sakto lang sa 6301 na 6302 na bearing, no? Yun. So ang concept nito guys is ilalagay mo yung ano ito dun sa butas. So before, ilock nyo muna ito sa bearing na ipupull nyo. So pag-lock, yung pag-lock is siguraduhin nyo na hindi mo tatanggal, tapos tsaka nyo ilagay itong DIY na puller nyo. So yun, ganyan. So pag salpak nyan, so lagyan nyo ng washer, tapos itong nut. Hanggang sumagad siya sa bis ng DIY ano. Tapos pagkatapos nyan, pag pinihit nyo to, iikot to. So ang gagawin nyo, kumuha kayo ng dalawang nut. Hello. Tapos ito, ilock nyo siya gamit ang dalawang nut. So para hindi siya gumalaw. So mag ano kayo dito, mag vice grip kayo, tapos pihit kayo dito. So ayun, hindi na siya iikot pag inano nyo siya. Higpitan nyo lang siya. So yun lang guys, yun lang yung concept nito. So ito, try natin to kasi nagtatanggal din ako ng bearing ko sa crankcase ko. So tara guys, samahan nyo ko. So ayun ha, nakalagay na yung mismong rod natin o yung pang pull ng bearing. So i-secure nyo muna siya in place sa bearing na huhugutin nyo. So gumamit lang kayo ng 14, yung sa akin is 14 na open range, tapos isang katala, tapos i-secure nyo lang talaga siya sa bearing na huhugutin nyo. Ipitan nyo ng maigi ng sa ganon, sa pag-pull natin mamaya is hindi siya matatanggal. So bali kung matanggal man siya, dala na yung ano, yung bearing.
So ayan, ilagay na natin yung square tube. I-secure nyo lang na hindi siya sagabal sa bearing. Tapos lagyan nyo ng washer tsaka nut. Tapos higpitan lang natin ng konti nang secure siya in place. Tapos ilagay natin yung dalawang nut. Pagkatapos maipitan ng konti, yan. Tapos ilock nyo lang yung dalawang nut nang hindi siya iikot pag pihit natin sa isang nut. Gamit lang yun ng dalawang open wrench. Tapos yun, start na natin yung hugutin. So ayun na guys, no? Natanggal ko na siya. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi medyo matagal-tagal din kasi itong di na papalitan. So ayun, ito na siya guys, yung DIY natin, no? Yun, nagkasugat-sugat pa tayo kasi sumasabit yung kamay natin dito. So ayun, ito na siya. Tapos natanggal na natin yung dalawa. Ito.